A day in the life of a J-1 teacher in Hawaii. So by the way, ngayon nga pala ay spring break dito for 1 week. So ano nga ba yung usually ginagawa ko dito kapag walang pasok? So usually kapag ganitong walang pasok, nagigising ako ng around 9:30 ng umaga. Maghihilamos lang ako using CeraVe, however you pronounce it. So alam niyo naman, madami tayong pimples. Then, toothbrush lang. Pero usually, kapag walang pasok, hindi talaga ako nagtututbrush. Charot! Usually, kapag walang pasok, most of my days were spent on my bed. Ayoko talagang kumilos, gusto ko lang talagang magpahinga. At dahil hapon na nga, at na-realize ko na meron naman akong isang buong linggo para magpahinga, naisipan ko na maging isang produktibong mamamayan ng Pilipinas na pansamantalang naninirahan dito sa Hawaii, naisipan ko na bawasan man lang ba yung kalat sa likod ng aming bahay. So pagkatapos kong maglinis, syempre kailangan nating itapon ang mga basura sa tamang basurahan. So after nating maglinis sa labas, isa lang naman natin ang ating mga beddings. At dahil isang oras pa nga itong lalaban natin, maglinis muna tayo ng loob ng bahay. So tapos na nga tayo maglinis ng loob ng bahay at tapos na rin yung ating nilalaban. So time to dryer! So habang dinadryer nga natin yung ating mga nilalaban, magre-review muna ako for my praxis test of Friday! So basically, praxis test is a test for you to have your teaching license here in Hawaii. So wish me luck. And by the way, this is my second day of having my review for my praxis test. Hoping na sana pumasa. So this is the result of my second day review for my praxis test. Not bad. So tapos na tayo mag-review. Inabot din siguro ako ng 1 hour for that review. And tapos na rin yung ating dina-dryer kanina, so kunin na natin. At dahil tuyo na nga yung ating nilaban kanina na dryer na natin, hindi naman pwedeng hindi natin ito titiklupin. So, tiklupin na yarn! So kung napapansin nyo, iba-iba yung kulay ng aking mga punda kasi lahat po yan ay bigay lang dito sa akin. So yun lang, maliligo na ako. See you next time. Bye-bye!